yan. What's up, mga kapaparodrive ko? Muli po, nandito naman po ang inyong lingkod. Nandito naman po ako. At umpisa naman pong magbibigay po sa inyo ng mga karagdagang tips sa kalsada. Kumusta po ang inyong araw-araw na pamumuhay? Ang inyong araw-araw na aktibidades sa pagmamaneho sa kalsada? Wala ka bang kinat? Wala ka bang nagawa ng mali? Nakakatulog ka ba kung sakali na ikaw ay nakagawa ng mali sa iyong kapwa driver o motorista? Nako, sana po naman ay magkaroon ka ng konsensya. Huwag mo pong ugaliin na ikaw ay palagi pong may mga nagagalit sa iyong kapwa mo driver. Mahirap po iyan. Muli po, ako po'y nandito na naman sa inyong harapan at magbibigay na naman po ng aking nalalaman o kaunting kaalaman sa mga tips po sa kalsada sa araw-araw na aking nakikita, sa araw-araw na aking pagbabiyahe. Nakikita ko po ang iba't ibang uri ng mga maling gawi ng mga kapwa natin, driver o motorista, na nagiging dahilan kung bakit sila ay nasasadlak sa kapahamakan o aksidente. Yun nga po yung tinatawag na kulang sa disiplina o kulang din sa kaalaman kung bakit ayun nakakakumit sila ng aksidente. Napakahirap ng kulang ang nalalaman, guys, dahil pag kulang ang iyong kaalaman, palagi ka lamang makakaranas ng aksidente. Bago po tayo pumunta sa aking tips ngayon, yung tutorial ko ngayong araw na ito ay, kung hindi pa po tayo magkaibigan, ay wala ka pong ibang gagawin, lalo na kung ikaw ay ngayon pala napadaan sa aking channel, kundi isubscribe mo lamang po yung nandiyang makikita mo na subscription icon, and huwag mong kalimutang pindutin na rin yung bell para notify ka sa lahat ng mga video yung gagawin ko pa. Huwag mo rin kalimutan pong i-like and i-share po sa iba upang nasa gayon makadagdag po sa kaalaman nila, lalo na po sa mga kilala, kaibigan, kamag-anak mo na mga driver, lalo na po sa mga bago pa lang nagmamaneho. Malaki po ang maitutulong ng aking videong ito. So ang pag-uusapan natin, guys, ngayon ay yung tinatawag na ano ang gagawin mo once na ikaw ay nananakbo, lalo na sa mga expressway. Ibig sabihin ng expressway na kalsada ay yung mga mabibilis ang mga sasakyan, no? Katulad ng NLEX, SLEX, Cavitex, Skyway, at iba't iba pa, Calax Way or Express Highway. Ano ba ang dapat nating gagawin once na naputukan tayo ng gulong habang tayo ay nananakbo diyan? Marami pong naaksidente diyan. Sa araw-araw ko pong pagmamaneho, marami po akong nakitang mga tumaob ng mga sasakyan. Isa sa dahilan, naputukan po ng gulong, lalo na sa mga four-wheelers, kasi hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin once naputukan sila ng gulong. Okay, nagda-drive ka ba ng sasakyan at napapadaan ka sa mga highways, or kahit hindi sa highways, kahit sa mga main roads, napapadaan ka ba dyan? At nakatikim ka na ba, nakaranas ka na ba na maputukan ng gulong habang ikaw ay nananakbo? No? Guys, lalo na po yung matulin yung takbo natin, most likely, once naputukan ka ng gulong, maaksidente ka talaga. Kung hindi ka tataob, gugulong-gulong ka, or else, baka sumalpok ka pa. Mamaya sa'yo ay mangyari ito, at least, pag napanood mo ito, malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin kapag naputokan ka ng gulong. Napakabibilis nating magpatakbo ng sasakyan. Napakabibilis nating mag-drive kapag tayo ay nasa expressway. Yung 100 para sa mga kotse or any four wheels ay nagiging 120.
yung 80 para sa mga truck ay nagiging 100 or 120 rin. Pero ito ang nagiging problema. Kapag ikaw ay napatukan ng gulong, wala, hindi mo alam ang gagawin mo. That's the reason kung bakit aksidente ang kahahantungan mo. Sigurado po yan. Bakit? Kasi ini-enjoy mo yung pagdadrive mo. Mabilis na mabilis yung takbo mo. Masarap kasi talaga pag mabilis ang takbo, no? Pero sana isipin mo sa kabilang side, paano kung ikaw ay maputukan ng gulong? Ano ang maaring mangyari sa'yo? Lalo na kung hindi mo alam ang technique na ito. So, ang tips kong ito, nawa po ay makatulong po sa bawat isa sa inyo. Step number one, kapag ikaw ay naputukan ng gulong sa sobrang bilis ng takbo mo, number one pong tips, wag na wag kang matataranta. Be in presence of mind. Lagi ka pong nasa presence of mind. Wag kang matataranta, wag kang matatakot. Isipin mo na hindi ka maa-aksidente that time. So, pupunta tayo doon sa pangalawang step. Eh, napakalaki po ng bagay na kapag ikaw ay nataranta, natakot ka, ayun, doon ka na po mag-uumpisa na makagawa ng mali, which is nangyayari po sa maraming mga motorista na aking nasasaksihan sa expressway, sa kalsada. Marami na po akong mga nakikitang mga ganyan. Kaya, huwag ka pong matataranta or matatakot. Tips number 2. Huwag mo pong aapakan kaagad-agad or bibiglain ng apak ang preno. Bakit? Sa bilis ng takbo mo, pumutok ang gulong mo, lalo na kung 4-wheelers ka, wala na pong panimbang yun. Okay lang kung 6-wheeler, 10-wheelers ka, or kaya forward ka, o kaya container van ka, walang problema doon. Kasi may mga nakareserba pa silang mga gulong. Pero kung 4-wheelers ka, kotse or any 4-wheelers, huwag mo pong aapakan ng bigla dahil nataranta ka, inapaka mo ng bigla yung iyong preno, sigurado po mawawala po sa wisyo ang sasakyan mo. Sigurado po na it's either kung hindi kumabig ang manibela niyan dahil sa wala na ngang panimbang, pwedeng tumaob or sumalpok ka na lang. So guys, ang tama pong pag-apak ng preno kapag ka ikaw ay pinutukan ng gulong, dahan-dahanin mo lang po. Pitik. Kung ikaw ay dihangin, pitikin mo lang. Pitikin mo lang. Pitikin mo lang. Pag nakikita mong medyo kumakapit na siya, dahan-dahan mo po na i-apakan na yung ano mo talaga. Tuloy-tuloyin mo yung apak. Dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain para hindi po kumabig ang manibela, no? Na magiging dahilan para ikaw ay tumaob or baka sumalpok ka pa. At saka, yun na nga, kailangan isabay mo si clutch at cambio para po ma-freewheel ka na. So, habang ikaw ay tumitigil, naka-freewheel ka na. Kaya, kapag wala na yung impact ng makina dahil naka-freewheel ka na, ikaw po ay titigil ang dahan-dahan. So, hindi ka tumaob, diba? Hindi ka sumalpok, hindi ka gumulong, di ba? So, I hope so guys na nakatulong ako, nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo, nakadagdag po ako ng inyong kaalaman sa pagmamaneho. Or lalo na po kapag kayo ay naputukan ng gulong, ang dapat mong gawin at magkaroon ka ng presence of mind, hindi ka dapat na natataranta. So, nandito tayo sa ating mga paalala sa ating mga driver at mga motoristang kagaya ko. Sa ako lang ang kaalaman, aksidente ang maari mong kahantungan. Kaya nandito po ang aking channel upang ikaw ay tulungan. Paano? This is your Papa Rod Drive Vlogs na patuloy po nagpapasalamat at nagsasabi sa inyo ng hasta la vista, baby! Mwah! See you on my next vlog!